magandang magandang hapon sa ating lahat, guys. So, heto na naman ako, gagawa ng isang video na magugustahan nating lahat, lalong-lalo na, guys, yung mga mahilig magbugis. So, isang halaman, gimbilya. So, ituturo ko sa inyo, guys, kung paano magtanim para sa ganon yung mga mahihilig. Mabilis silang magpabuhay ng isang bugis. So, ito ituturo rin sa akin ng aking anak na nag-search kung paano at nasubukan na rin niya na gawin ito. So, more than 50% buhay ang bugis niya. So, tara mga kasangga, mga kaibigan, samahan niyo ako. Mag-propagate tayo ng isang mga bugis. So, una sa lahat, guys, ang gagawin natin, magkakatis tayo ng isang stem ng bugimbilya. Tapos, dito sa bandang dulo niya, ikiskisan natin. So, guys, ganito. Ayan, guys. Kiskisan na, tanggalin natin yung skin niya. Pagka natanggal na yung skin niya, guys, itusok natin ito sa isang sibuyas. Sibuyas, guys. So, ito na hati na itong sibuyas. Itutusok natin. Ganyan. Sibuyas. Pagkatapos nito, itatanim na natin sa pot. O kaya, ang kinuha ko muna, guys, ay isang plastic na pinagtatanan ng mga halaman. So, magtatanim na tayo, guys. Okay.
ang buhay ko ngayon, guys. Dito sa Pinas. Ganito na lang, simpleng buhay. Pasyal pa siya dyan, pag may nakita, may nagustuhan. Thank you.
maganda ang mga tanim, sabi niya. Ganito ang gawin. Ayan guys, ayan silang lahat. Ayan guys, ayan silang lahat. Maingay yung mga manok. So, yan. Yan lahat yung mga natamnan ko. So, guys, kailangan nating ilagay sa hindi naaarawan para hindi sila masasaktan. Kasi under recovery pala sila. Pero itong isa guys, may bulaklak na siya. May ugat na yan na ibinigay. Hopefully, mabubuhay silang lahat. So, guys, ang pagtatanim ay hindi basta-basta. So, kung nandidiri ka sa lupa, hindi ka basta-basta makapag-tanim. Kagaya ko, gumamit pa ako ng gloves. Pero kahit nakagamit ako ng gloves, nagumatan pa rin ang kamay. So, gumamit ako ng gloves, guys, kasi may alaga akong bata. Sa ganun, kapag ka tinawag niya ako, hindi basta-basta naman na hahawakan ko siya na madumi yung kamay. Diba? Eto guys, simpleng buhay dito sa Pinas. Masaya na. Kahit anong nang mangyari, masaya pa rin. Kasi kasama ang mga bata, buong pamilya, salis. Nagtulungan, nag-sharean ng oregano. Ayan, pag naubo, pitas lang ng dahon dito. So, nakakagamot na. Malaking bagay, guys. Hindi kagaya ng kapag ka nasa abroad ka, andun ka nga sa abroad, kung may mga sakit ang bata, kung anong karamdaman, hanggang ganun lang na kwan, di mo man lang, nakakasama ng loob, di mo man lang sila. Di mo man lang maalagaan ang mga bata kapag ka sila may karamdaman. Ngayon, panatag na rin ang loob. At ganun din ako kasi kapiling ko sila at nakikita ko kung ano talaga yung mga pala, mga sitwasyon nila. So guys, napakasaya. So, titingin tayo kung saan natin ilalagay yung mga bugis natin. Mga tinanim natin. Ayan guys, dito ko na lang nilagay yung mga tinanim kong mga halaman. Para hindi nagalaw at malilim, hindi maarawang masyado. So, tapos na guys ang ating paghahalaman. Ayan yung mga bugis. Sana guys, nagustuhan nyo ang aking support naman, pa-subscribe naman po. So, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa